Yes, we praise the Lord who is worthy of all glory and honor. Napakabuti ng Panginoon. Eh. Palakpakan natin ng Panginoon dahil siya lang ang nag-iisa at walang katulad. No? Purihin ang Panginoon. And we also would like to thank the praise team. No? Salamat sa ating praise team for taking the time to practice and to record and to prepare the songs and leading us into the presence of the Lord. Maraming salamat sa ating praise team at technical team, no? Sa lahat ng mga nag-aayos para maging possible ang ating broadcast today. So, pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Amen. Okay. Merong mag-asawa, no? Itong lalaki ay nagkaroon ng mabigat na karamdaman. At ang ginawa ng doktor, kinausap niya yung may bahay ng sarilinan. Lumabas sila ng kwarto at tinanong ng misis, kumusta po ba ang mister ko? Ang sabi ng doktor ay hindi maganda ang lagay ng mister mo. Maselang, delikado, at kritikal ang kanyang kondisyon. Eh, ito'y magbabago ng buhay mo, sabi doon sa misis. Hahaba pa ang buhay niya, no? Kung willing ka na mag-adjust. Kaya lang, medyo mabigat dahil aayusin mo yung diet niya. Dapat lagi kang nandyan. Dapat lagi ka nakabantay. No? Yung oras mo, talagang itutuon mo sa kanya. Kailangan minamasahe siya palagi at kinakailangan ay talagang wala kang sasabihing masakit o masama sa kanya. Laging mabubuti ang sasabihin mo, so hindi mo siya pipintasan. No? Kung gagawin mo yan, nahahaba ang buhay niya. Sige. Tapos siya ay umalis na yung doktor, pumasok yung misis doon sa kwarto ng mister at alalang-alala yung mister at sabi niya, oh, anong sabi ng doktor? Sabi ng misis, eh ang sabi ng doktor eh, mamamatay ka na raw. Short of saying, hindi ko willing gawin ang lahat ng mga sinabi ng doktor. No, ayokong gawin yan. No, ayokong gawin, ayokong maubos ang oras ko at ang buhay ko para lang gawin ang mga bagay na yan. So, short of saying, hindi bagay sa akin yan. Ang ating pong topic for today is served to serve. Served to serve. Based on John chapter 13 verses 1 to 17. No? Basahin po natin yung unang verse. Let's take a look at this verse. No? Sabi po dito, it was just before the Passover festival, Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Pagpalain po ng Panginoon ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa buhay ng aming Panginoong Jesus. Siya'y nabuhay hindi para paglingkuran, kundi siya ay nabuhay para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay pangtubos sa marami. Nawa ay makilala naming lubos si Jesus. At maging kawangis kami ng Panginoon sa aming pang-araw-araw na buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So the whole chapter of John 13 ay may kinalaman po ito sa paghuhugas ng paa ng mga disipulo. At ang gumawa po noon, walang iba kundi ang ating Panginoon. So it's the washing of the disciples' feet. So nalalapit na po yung Passover ayon no sa passage natin na to. At ang kaalinsabay nung Passover, yun mismo yung araw na mamamatay ang Panginoong Jesus. So that falls on a Friday, no, yung Passover. And itong araw na to, kung saan nagkaroon ng Last Supper, is a Thursday. So naalala nyo ba nung linggo, yung linggo ng Palm Sunday o yung Palaspas. Tapos nung kinalunisan ay yung ginulo niya yung temple, no? Wednesday, hindi ko na alam kung anong ginawa niya, but on a Thursday, ito ho yung
Last Supper, kung saan inihanda ng Panginoon ang kanyang sarili at ang kanyang mga alagad sa kanyang pagtungo sa krus, no? So ang sabi dito, maraming mga bagay pong alam si Jesus. Ang unang alam niya is that he knew that the hour had come for him to leave the world. He knew that the hour has already come for him to die. Yun po yun. But having loved his own, no, having loved his own, he demonstrated the extent of his love. Nakakatuwa po ang Panginoon because he was leaving, paalis na po siya, but he was still loving. Loving until the end. Ganda nga ng pagkakasabi ni John. Ang sabi niya dito, he loved them to the end, or he loved them to the max, or he loved his disciples to the moon and back. Parang ganun katindi ang pagmamahal ng Panginoon sa kanyang mga disciples. Ganun talaga siguro, no? Kapag nagmamahal, magagawa mo ang lahat. Kapag ka nagmamahal ka, walang mahirap. Kapag ka nagmamahal ka, walang presyo-presyo at hindi na nagko-compute, no? Kapag nagmamahal, walang pagod, no? At kapag nagmamahal, hanggang dulo. Okay. So, bakit kaya ni Jesus na gawin ito? Itong paglilingkod, pagbibigay ng kanyang buhay sa kanyang mga alagad, no? Kasi bahagi din ito yung sinabi na Jesus knew that the Father had put all things under His power. In verse 2, tingnan natin ito. Sabi sa verse 2, the evening meal was in progress. So inihahanda po yung kanilang dinner. And the devil had already prompted Jesus, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under His power and that He had come from God and was returning to God. Kayang gawin ni Jesus ang magmahal ng sobra-sobra sapagkat puno po ang kanyang puso, puno ang kanyang buhay. Because the Father had put all things under His power. The Father has given everything to Him. So Jesus was serving not out of emptiness, but out of fullness. Truly, served to serve. He was served by His Father and He was able to serve His own disciples. So nakita natin dito that Jesus knew. There are a lot of things that Jesus knew at this time. He knew that the time is short. He knew that the devil and Judas had a conspiracy. He knew that that God gave him all things. Now imagine mo, if you have this kind of knowledge, what will you do? Alam mong ibigay na lahat sa iyo ng kapamahalaan, pero short na lang ang time mo. No, anong gagawin mo? Siguro kung ako si Jesus, I will show off my power and my glory and I will avenge myself. That's what will I do. But instead, he became a servant. Diba? If you have all the power in the universe, nasa yun na yung infinity stones at you are in control of time and space. No, you have everything. What will you take? Kayo, anong kukunin niyo? Ako, kukunin ko the crown, the scepter, and the throne. Pero anong kinuha ni Jesus? Ang kinuha ni Jesus ay towel and basin. Ang kinuha po niya, palangga ng may tubig at isang tuwalya or balabal. Yun po, sabi sa verse 4. No, upon knowing that God has given him everything, he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. And after that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with a towel that was wrapped around him. Alam niyo po, nung panahon nila, common po yung pagpapasok kayo sa bahay, ay doon sa labas, merong tapayan. At meron pong tabo doon na kung saan pwede mong hugasan ng iyong paa. O kaya kung mayaman-yaman yung may-ari ng bahay, mayroong servant or slave na naghuhugas ng paa ng mga bisita. Marumi po kasi ang Palestina. Hindi naman nakasimento ang kanilang mga daan. Kaya pag naglalakad ka, makapalang likabok, maraming buhangin, so may mga putik-putik. So pagpasok mo ng bahay, talagang kinakailangan may naghuhugas ng paa. Common, courtesy yan eh. No?
Kasi pagkakakain na tayo o kakain na yung mga tao, ay mababa lang ang kanilang mesa. Parang Japanese table yan eh. So, naka-slouch ang mga tao o nakaupo lang, syempre, expose yung paa mo. At nakakahiya naman yung paa mo, eh, marumi. Kita nung katabi mo, di ba? So, merong kinakailangan maghugas ng paa. Merong kinakailangan. At ito ang trabaho ng pinaka-mababang atulong. O ito na nga siguro yung trabaho ng mga alipin. Yan po yan. Ang pinagtatakan lang natin dito, mga kapatid, nasa upper room sila, wala namang may-ari ng bahay na kaibigan nila. No? Parang talagang this is a place for rent. Parang ganyan. No? Eh, wala man lang nag-volunteer na maghugas ng paa. Ni isa sa mga alagad, wala pong nag-volunteer. Alam niyo po kung bakit? Walang nag-volunteer kasi noong time na yon sa Matthew 26, pinagtatalunan ng mga alagad sino yung paborito ni Jesus, sino ang pinakadakila sa kanila, sino ang pinakamagaling sa kanila. Siguro sumasabat si Pedro. Ako nga, naglakad sa tubig. Sabi siguro ni John, ako ang love ni Jesus. So pinagtatalunan po nila itong sinong magaling sa kanila. No? Kaya ho, napansin ni Jesus nung panahon na yon, ang nakita niya, ang kanyang mga disipulo ay ang nakita niyo nung gabi na yon ay mga palalong puso at mga maruruming paa. Yan ang kanyang nakita. Kasi kung siyempre nagtatalo kayo kung sinong magaling, wala talagang bababa para maghugas ng paa. Kaya nakita po natin ito. Sa ating mga Pilipino, common sa atin pag may bisita tayo, pasok muna. Anong gusto mo? Coffee or juice? Di ba? Yan ang common sa atin. Sa kanila, common yung may maghuhugas ng paa. But the problem is, there was nobody who stooped down, who took the lowliest position to wash the feet even of the Lord. So ito yung pagkakataon para i-demonstrate ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang kanyang pagmamahal, lakip yung kababaang loob, yung humility. Tandaan po natin, ang humility, di ina-announce yan. Di naman tumayo si Jesus at sinabi sa kanilang mga alagad, mga disciples, ngayon, i-demonstrate ko sa inyo kung paano maging humble. Wala pong announcement eh. No, o kaya hindi niya naman sinabi na, i-ready na ang camera, magse-selfie tayo, habang hinuhugasan ko ang paa ni James. Ay, pwede ba, Peter, kuhanan mo ng picture, mas maganda yung angulo ganito. O kaya nakalagay, hashtag, no, hashtag, happy to serve. No, at nakangiti sila lahat sa camera. Very candid! Pero wala pong ganun eh. Wala pong announcement, wala pong pagpapakitang tao o pagpapakitang gilas. Ginawa po ni Jesus ito kasi mahal niya yung kanyang mga alagad. In fact, lahat po ng paa ay hinugasan ni Jesus. No? Paa ni John, paa ni Nathaniel, ni Philip, ni Mateo. Hinugasan niya lahat, pati yung paa ni Judas. Isipin niyo yun. Ang taong nagmamahal eh, talagang hindi po naninino. Kahit si Judas, na alam niya na ha, na meron ng connivance with the devil and with the high priests, no? Alam na niya na itatraydurin siya nito at ibe-betray. Eh, hinugasan pa rin niya yung paa ni Judas. Kung ako siguro si Jesus, alam ko nang titirahin ako nito si Judas. Siguro, ang panguhugas ko sa paa ni Judas, kumukulong tubig. O siguro, asido. Asido, parang madala itong si Judas. Matauhan. Pero hindi eh, mga kapatid. Ang totoong nagmamahal, kagaya ni Jesus, mapagpakumbaba na kahit nga yung kanyang kalaban at kaaway, uhugasan niya pa rin ang paa. Grabe si Jesus. Grabe po talaga. At napakahirap tularan ng ating Panginoon. It's only, you know, by the grace of God that we can be like Him and we can do the impossible things like this and the most difficult acts of kindness even to the people that don't deserve, you know, our kindness. Okay?
Verse 6, tingnan natin verse 6. Ano po mga nangyari nung naghuhugas na ang Panginoon ng paa ng kanyang mga alagad? He came to Simon Peter, who said to him, "Lord, are you going to wash my feet?" Jesus replied, "You do not realize now that what I am doing, but later you will understand." No, hindi mo naintindihan, but sa susunod, maunawaan mo rin. Verse 8, sabi ni Peter, "No, you shall never wash my feet." Alam niyo po yung statement ni Peter sa original ay double negative. No, sabi niya, "Never! You shall never, never, ever wash my feet." Ganun katindi si Peter. No? Kasi siguro nahihiya siya sa Panginoon. Kagaya nung siguro lahat ng mga disciples, nung makita nila si Jesus na nag-big kiss, no, ni-roll up yung kanyang sleeves, kinubad yung kanyang tunic, tapos nag-bumaba, no? Nag-squat para lang hugasan yung paa, linisin yung maruruming putik, tanggalin yung mga buhangin, no? At sabunin yung paa at punasan ng towel, siguro lahat nakatulala. Lahat po sila tulala sa nangyari. Nobody saw it coming. They were all stunned. They were all shocked with what they saw. You know? Kaya nung darating na kay Peter, sabi niya, "Lord, hindi ko po papahintulutan na hugasan ninyo ang paa ko. Parang nakakahiya po. Parang ganyan. Nakakahiya po. Huwag niyo pong gawin sa akin. Huwag niyo pong hugasan ang aking paa. Hindi po pwede na hugasan ninyo ang aking paa." Pero anong sagot ng Panginoon sa kanya? Anong sagot ng Panginoon sa kanya? Then the Lord Simon Peter Lord Simon Peter replied, "Not just my feet." Okay. Sabi niya kay Peter, verse 8, "No," said Peter, "you shall never wash my feet." But Jesus answered, "Unless," no? Doon tayo sa verse 8. "Unless I wash you, you have no part with me." Unless I wash you have no part with me. Anong ibig sabihin nun? Ayaw pumayag ni Peter na hugasan yung paa niya. Ang sagot ng Lord, "Malibang hugasan ko yung paa mo, wala kang bahagi sa akin. You have no part with me." Anong ibig sabihin ng Lord niya? Isa lang pong ibig sabihin niya. It takes humility and grace to serve others. But it also takes humility and grace to allow others to serve us. It takes humility to and grace to serve others, but it also takes humility and grace to allow others to serve us. Mahirap pong mag-serve. It takes humility and grace. Pero mahirap din yung tumanggap ng paglilingkod sa iba. Bakit? Sometimes we are too proud to accept that we need help. Sometimes we are too self-reliant na hindi na natin kailangan ang alalay, agapay at paglilingkod ng iba. O kaya self-contained. Self-contained, self-reliant. At alam niyo po, ang magiging kahantungan kapag ganyan tayo, part pa rin ng pride yun eh. Ayokong makaabala sa ibang tao. Pride yun. Nakakahiya naman. Pride din yun. Ayokong makaistorbo. Pride din yun. Kaya kung meron mga taong maglilingkod sa atin at dudulutan tayo, tanggapin po natin. Madalas ang iniisip natin, the mature people are the ones who are serving. Kasi nga, selfless sila, naglilingkod sila sa iba. Pero may mga tao na naglilingkod, pero ayaw silang paglingkuran. Hindi po tama yan. That's a sign of immaturity. Dapat, masaya tayong naglilingkod, masaya din tayong pinaglilingkuran. That's the sign of maturity. It's both ways. Meaning, we are happy to serve others, but we are also happy to be served. Kasi tinatanggap po natin, nagpapakumbaba tayo, tinatanggap natin ang paglilingkod ng iba. Yan po yun.
ang independence ay maganda. Pero kung sobra, nakasisira ng harmonious relationship ng mag-asawa at ng si anumang klase ng relasyon. Kaya dapat matutunan natin na bagamat ikaw ay independent, may mga pagkakataon sa buhay mo na that you choose to depend on your spouse. You choose to depend on your children para lang ipamalas mo, ipakita mo sa kanila that they are important to you, that you value what they can contribute to you. Maaaring hindi mo na kailangan eh, di ba? Maaaring kaya mo eh. But because you want harmonious relationship and you want communion, no? And synergy. So you allow other people to serve you. So yun yung sinabi ng Lord na kung hindi ako makapaglilingkod sa iyo, ibig sabihin niya wala akong part sa iyo. So allow others to serve you. But more than anything, you serve them. Siyempre, maganda yung mag-initiate tayo mag-serve. And then let others serve you. Just like the example of the Lord and Peter. Si Peter naman, alam niyo naman si Peter, napaka-extreme eh. No? Pagdating sa verse 9, ang sabi ni Peter, "Then Lord," Simon Peter replied, "not just my feet, but my hands and my head as well." No? Lord, huwag mong hugasan ng paa ko, pati kamay at ulo, hugasan mo na rin. Kung ganun pala yung ibig sabihin nun, gusto kong magkaroon ng part sa'yo. Sabi naman ng Lord sa verse 10, "Those who have had bath need only to wash their feet, their whole body is clean. And you are clean, though not every one of you. For he knew who was going to betray him, and that was why he said not everyone was clean." So, in-explain ng Lord na, Peter, kapag ikaw naligo ka na, okay na yon. Naglakad ka sa daan, dumumi ang iyong paa, paan na lang ang uhugasan natin? Merong spiritual significance po yan, mga kapatid. Kasi sa Exodus chapter 29:30, required po sa mga saserdote o mga pare ang maligo bago pumunta doon sa sacrificial place, no? Kung paano sila mag-o-offer ng mga burnt offerings. Maliligo ka muna, no? Pero syempre, naglalakad ka dito, paruot parito, nadudumihan ng yung paa. So ang ginagawa po na lang nila ay pagkatapos silang one time maligo, maghuhugas na lang ng kamay at maghuhugas na lang ng paa. No? Anong spiritual meaning nito? Anong spiritual meaning? Ang kahulugan po nito, mga kapatid, ay tayo dahil sa dugo ng Panginoong Jesus ay nahuhugasan na po buo. We have been fully bathed with the blood of Jesus and we are cleansed, no, by his power, no. At dahil doon sa sanctification na yan, we are headed to heaven. We are justified by the blood of Jesus. Pero habang nabubuhay po tayo dito sa mundo, pang-araw-araw na galaw po natin, nakakagawa tayo ng mga maling desisyon, nakakasala tayo. So, hindi mo na kinakailangang uling tanggapin si Jesus sa iyong puso para hugasan ko uli mula ulo hanggang paa. Ang kailangan mo rin lang ay magpalinis sa Kanya sa anumang parte ng iyong katawan na dumihan dahil sa kasalanan. So, yun po yun. No, at least makita natin yung spiritual significance nito. And then verse 12. Okay, sabi sa verse 12, "When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. And then, nagbigay na pong mag-lecture si Jesus, 'Do you understand what I have done for you?' He asked them. 'You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am.'" No? Yun talaga ako. "I am above you. Pero sabi sa verse 14, "Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Very truly, I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them." No? Anong sabi ng Panginoon? Ako na guru ninyo, na master ninyo, ay hinugasan ko ang inyong paa. Ano ngayon ang dapat niyong gawin? Anong application natin dito? Pwedeng ang sinabi ng Lord ay ganito eh. Dahil nahugasan ko na ang inyong mga paa, hugasan niyo naman ang aking paa. Pwede bang sabihin ng Lord yun? Pwede naman, di ba? At nakapila yung mga disciple para man hugasan ng paa ni Jesus. Pero hindi yun ang sinabi ni Jesus.
Sinabi ba ni Jesus na, okay, nahugasan ko na ang inyong paa. O, ang assignment nyo, ito ha, hugasan nyo naman yung paa ng mga disciples ninyo. O, ng mga followers ninyo, hugasan nyo rin ang paa nila. Hindi rin yun ang utos ni Jesus. That would be honorable. No? Pero anong utos ni Jesus? Hindi hugasan yung paa niya, hindi hugasan yung mga disciples ninyo, kundi ang sabi ng Lord, hugasan din nyo naman ang paa ng bawat isa sa inyo. You wash one another's feet. Alam niyo po, when you wash your master's feet, it's noble. When you wash your disciples' feet, it's honorable. But when you wash each other's feet, it's a struggle. Mahirap po yun, di ba? Siyempre, paghugasan mo yung paa ng pastor mo o ng discipler mo, masaya ka kasi pampakitang gilas yan, di ba? Pagka hinugasan mo naman yung mga paa ng mga disciples mo, eh, pogi points din yun sa mga disciples mo, di ba? At tagapakita ng pagmamahal sa kanila. Kaya lang, pinakamahirap sa lahat, alam nyo, yung hugasan mo yung paa ng kapantay mo. Hugasan mo yung paa. Kasi nga, sa Matthew 26, nagtatalo-talo nga sila kung sinong pinakamagaling sa kanila, kung sinong pinakamahusay sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon, hugasan nyo yung paa ng bawat isa sa inyo. If you want to be blessed, yun ang sabi sa verse 17, blessed are you now that you know these things, di ba? Now that you know these things, na natutunan nyo na itong lesson na ito, itong object lesson na ito. No? Nakita ng mga mata ninyo kung anong ginawa ko. Now that you know this, blessed are you if you do them. Look at that verse, di ba? Blessed are you. Blessed are you. Sa Greek, makarios. Sa English, hindi lang blessed yan, kundi happy are you or joyful are you. No? When you serve one another, when you serve each other, no? That's a sign of humility, that's an expression of love, and that's a gesture, no, of obedience to the Lord when we wash one another's feet. Sa totoo lang, yung mga kabatch mo, ka-level mo, no, madalas ang tingin natin kakumpetensya, madalas ang tingin natin ay kinukompare natin ano nang narating nila, no, at madalas na lulungkot tayo dahil mas marayo narating nila kaysa sa atin, o kaya minsan, mas malayo ang narating natin kaysa sa kanila. Pero sabi doon, paglingkuran mo. Yung mga kabatch mo, paglingkuran mo, yung mga ka-level mo, kasing edad mo, yung kapantay mo sa opisina, you serve them. Sa ating devotion, kahapon, ay sabi doon, serve the Lord with gladness. No? Paglilingkod na may kagalakan. Sabi sa Ecclesiastes kanina, find satisfaction in your toil. Rejoice in your work. Serve. Pinaglingkuran tayo ng Panginoon, pagkakataon naman natin ito na paglingkuran ng mga tao sa paligid natin. Mga kapatid, serving is your pathway to greatness. Diba, ang sabi ng Panginoon, kung gusto mong maging dakila, maging alila. Kung gusto mong maging ikaw ang una, ikaw ang maging huli. Kung gusto mong ikaw ang pinararangalan, abay, maging alipin ka muna. The way up is down. Sabi nga ni Martin Luther King, everybody can be great because anybody can serve. Meron tayong slide dyan. You don't have a college, you don't have to have a college degree to serve. You don't have to make your subject and verb agree to serve. You only need a heart full of grace, a soul generated by love. So sabi niya, everybody can be great. Ikaw pwede kang maging dakila, kapatid. Kahit sino pwede maging dakila. Hindi kinakailangan mataas ang pinag-aralan mo para maging dakila ka. Kasi kahit sino pwedeng maglingkod. Yun eh. Yun yung example ng Panginoon eh. Pinaglingkuran niya yung kanyang mga disciples. So we were created to serve. Hindi lang tayo nilikha ng Diyos para maglingkod. Kasi ang unang
unang assignment ni Adan sa Hardin ng Eden, di naman humanat ng mapapangasawa eh. Ang unang assignment niya, humanat ng trabaho. Magtrabaho ka. Yun ang unang assignment ni Adan. No? Magtrabaho ka. Hindi mag-asawa ka. No? Hindi humanat ng girlfriend. No? O hindi kung ano-ano ang gawin mo, maglaro ka. Magtrabaho ka. Yun ang unang utos. We were created to work, to serve. And not only we were created, we are gifted to serve. Tayo ay sinangkapan ng Panginoon para maglingkod. Merong nakatanim na mga gifts sa'yo, kapatid, na ikaw lang ang meron nun. At kaya ibinigay sa'yo yun para maikontribute mo sa society, maikontribute mo sa mga tao sa paligid mo, maibigay mo sa pamilya mo. Kasi gifted ka dyan sa area na yan. So the gift is not for yourself. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. No, stop finding yourself. Begin to lose yourself. And how do you do that? You serve others. No, you serve others. Na kapag nagtatrabaho ka, you don't serve yourself. Nagtatrabaho ka una para sa Panginoon. Nagtatrabaho ka para sa, syempre, para sa company, para sa boss mo. Hindi yung nagtatrabaho ka para kumabig. No, habang nagtatrabaho ka, no, sinusweldohan ka na, nagmo-moonlighting ka pa, no? O kaya binibigyan ka na ng mga benefits ay kung ano-ano pang mga sideline ng iyong ginagawa. No, that's conflict of interest, 'di ba? Hindi po tayo self-serving dito sa mundo na ito. Yung iba naman, hindi nagtatrabaho kasi pihikan sa trabaho. Ano ba 'yon? Mapili. Mababa daw kasi yung uri ng trabaho, hindi daw niya type yung trabaho, hindi daw bagay sa kanya yung trabaho. Ano, paano ka kaya kakain kung hindi ka magtatrabaho? Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, yung ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Diba? Kaya dapat, huwag kang pihikan sa trabaho. Okay? Meron nga akong nakitang ano eh, sayang di ko nakuha yung video nito, na isang kilalang conductor, music conductor, choir conductor, orchestra conductor na Singaporean, na ang kanyang mga invitation sa Europa, doon siya nagko-conduct, napakagaling na musician. Eh nung nag-pandemic, wala pong concert. Wala pong mga choir. Wala talaga lahat. Alam mong trabaho niya ngayon? Grab. Taga-deliver po ng pagkain, taga-deliver ng anumang mga bagay. No? Gamit yung kanyang scooter, gamit yung kanyang motorbike. Sa Singapore, yun po ang trabaho niya. At hindi po siya nahihiya. Sabi niya, magandang opportunity daw ito para he can meet a lot of people. Nung una, nahihirapan siya kasi nga mainit. Pero ngayon, kabisado na niya yung mga daan kung saan merong shade. No? Imagine mo, conductor, kilala sa Europa, ngayon, delivery boy. Sa kanya, hindi maliit na bagay yun eh. No? So, wag tayong pihikan sa trabaho. Pangalawa, wag mapanaghili sa trabaho. Ano yung mapanaghili? Alam mo yun, yung bang ako na gumawa nito, ikaw naman gumawa nito, yung mga ganyan. Yung hindi ka makagawa kapag hindi gumagawa yung iba. No? Yung kailangan tulungan mo pa para matapos yung trabaho. No? Mapanaghili. Yung lagi nagko-compare. No? Hindi ka aasenso kung ganyan ang yung attitude. No? Another thing, tumatakas sa trabaho. Alam mo yung tumatakas sa trabaho. Halimbawa, nag-meeting yung staff, no? Hindi nagsasuggest. Hindi nagsasuggest. Bakit? Kasi baka pag mag-suggest siya sa kanya pagawa. So, buti na lang, tumahimik na lang. Kasi ayaw ng additional load. Ayaw ng additional work. So, better be silent. No? Yan ang isang paraan ng pagtakas sa trabaho. No? Huwag mag-suggest. Kasi madalas kung sino yung nag-suggest, siya yung gagawa. Sa opisina, madalas mangyari yan. Okay. Sa bahay naman, minsan, nagtutulog-tulugan, no, para hindi makatrabaho o kaya hindi sumasabay sa pagkain para hindi maghugas ng
ng pinggan. O kaya, minsan, sasabihin, busy sa church. Yung pala, umiiwas lang sa gawaing bahay. Kilala kayo ng Panginoon, no? Kapag ka ikaw ay umiiwas sa trabaho, lalayo ang trabaho sa'yo. Lalayo talaga ang trabaho sa'yo. Pag ikaw ay magulang ka sa trabaho, ayaw mo ng mga menial jobs, no? Magulang ka talaga. Ayaw mo yan. Yung trabaho, lalayo sa'yo. Kapag ka ini-embrace mo kahit maliliit na mga trabaho at gagalaw ka kahit walang love gift, no? Eh, lalapit ang trabaho sa'yo. For example, Nehemiah initiated. Siyang nagtanong, kumusta na ang ating mga kababayan doon sa Jerusalem? Yung iba, hindi nangungumusta. Bakit? Baka masangkot ako dyan, madamay pa ako dyan. Bawa, may nagkasakit, hindi na ako mangungumusta. Bakit? Baka madamay pa ako dyan. Baka mga ilangan ng pera yan, eh, kailangan ko pang tulungan. Di, huwag na lang ako mangumusta. Diba? But Nehemiah took the initiative. Kumusta na kayo? Anong problema? Anong kailangan? Anong pwede nating gawin? And he prayed about it. And not only that, siya mismo ang personal na nagpunta ng Jerusalem para lang itayo muli yung wall na nasira. Hindi siya nag-delegate na, oh, ako nang nakaisip nito, ha? O ako nang nagplano nito, ha? O kayo nang gumawa. Magpunta kayo sa Jerusalem, i-rebuild yung temple. No. He went to Jerusalem personally. Sinangkot niya yung sarili niya. Why? Kasi mahal niya yung bayan niya. Siguro yun din eh. Kagaya ni Jesus, di ba? Mahal niya yung mga disciples niya. Kaya to the point na hugasan niya yung mga paa, gawin niya yung pinakamababang trabaho, gagawin niya. Kasi mahal niya. It speaks of what's inside your heart when you look at work. Kasi when you value work, depende yan kung sino magbe-benefit ng work mo eh. Di ba? Hindi lang work basta yan eh. Sino ba ang magbe-benefit kapag nagtrabaho ka? Una, it brings glory to God when you work. When you work, it will make the lives of the people around you easier. Pleasant. No? Magiging madali ang trabaho para sa boss mo. Magiging madali ang lahat ng bagay para sa pastor mo, halimbawa. Kaya when you work, gagaang ang buhay ng mga tao sa paligid mo. When you don't work, tinatakasan mong trabaho, bumibigat ang buhay ng mga tao sa paligid mo. So that is very unloving. Di ba? So Nehemiah loved the people. David, another example is David. David volunteered. He volunteered himself. No? Walang lalaban kay Goliath, ako na! Di ba? Yan. Alam nyo, yung mga volunteer ng volunteer, yan ang mga talagang umaasenso eh. No? Kahit anong ipagawa mo, malaki, maliit, matindi, o magaang, no? Gagawin niya. No? Bakit? Kasi willing siya magtrabaho, excited siya magtrabaho. At yan ang daan para ka ma-promote. Mag-volunteer ka na mag-volunteer. Pero yung complacent, takas ng takas sa trabaho, walang pag-asenso. No? Si Joseph, he accepted all kinds of work. Mula sa paglilinis ng bahay, pagkuskus ng tiles ng banyo, lahat. Kasi nga, alipin siya nung panahon na yun eh. Wala siyang magagawa. No? Pero, lahat ng trabaho naman niya, whether nasa bahay o nasa company, lahat excellent. Kaya nga, walang paglagyan si Joseph, kundi pataas ng pataas eh. Kahit saan mo ilagay ang isang taong masipag at masikap at matyaga, aangat at aangat. Kahit ibaba mo yan, aangat at aangat yan. Kagaya ni Joseph, you can never put an industrious person down. You can never put a faithful person down. Kasi laaangat at aangat uli. Talagang aasenso ang buhay. Kaya look at these three Bible characters. Nehemiah initiates, David volunteers, and Joseph accepting all kinds of works. Walang difference, walang kaibahan yung mga trabaho. Tatanggapin niya kahit anong trabaho, kahit gano'ng kahirap, kahit gano'ng kadumi, gagawin niya. Why? Because these men, these
these personalities in the scriptures, they have one thing in common. They love the Lord. And they love the people around them. Wow. Kaya we are served to serve, mga kapatid. Pinaglingkuran na tayo ng Panginoon. Tayo naman ng maglingkod. If you want change, kung gusto mo ng pagbabago, na? If you want change, serve. Ulitin ko, mga kapatid. If you want change, serve. You can make a difference in somebody else's life. If you want change in your family, serve your family. Gusto mo may pagbabago mangyari sa pamilya mo? No? The best way to solve it is to serve. Alam niyo, wala pa akong nakitang lalaking naglalaba na inaway ng misis niya. No, may picture ako diyan eh. No? Meron ba kayo nakitang lalaking habang naglalaba, inaaway ng misis niya? Wala. Lalaki naghuhugas ng pinggan, nagluluto, inaaway ng misis niya. Wala kayong makikitang ganun. No? Kaya, kung gusto mo ng kapayapaan, kung gusto mo ng pagbabago sa pamilya, the best way to do it is to serve the people around you. Serving changes a lot of things. No? Serving changes a lot of things. If you want to change your community, serve your community. Kung gusto mo ng pagbabago sa neighborhood mo, paglingkuran mo yung neighborhood. If you want to win disciples, no? If you want to win people and disciple them, serve them. Hindi ka makawin ng tao, paglingkuran mo yung mga tao and you will be able to win them. Serving changes lives. And the truth is, the first life that changes is yours. Kapag natuto kong mag-serve, mababago ang maraming bagay. Pero ang unang mababago, ikaw. Kapag natuto kang magpakababa at maglingkod. Kapatid, wala tayong pwedeng ipula sa ating Panginoong Jesus. Kasi siya, bagamat siya ay Diyos, kapantay niya ang Diyos. Hindi niya inalintana yung pagkakapantay niya sa Diyos. Eh. Iniwanan niya ang kanyang kaluwalhatian. Iniwanan niya ang karangalan. Iniwanan niya ang pansariling kapasyahan. At siya'y nagpakumbaba. Naging tao. At namuhay na kasama natin. Namuhay ng simple. Namuhay bilang karpintero. At trabaho. Namuhay para maglingkod. Bandang huli, binigay ang buhay na matay sa krus. Namatay ang kamatayan ng isang kriminal. At para ano? Para paglingkuran ka. Para ibigay ang buhay sa iyo. Dalangin ko na matunaw ang puso mo sa pagmamahal, kababaang loob at paglilingkod ni Jesus sa iyo. At bunga nito, magbunso nito na ikaw ay matutong maglingkod sa iba. I pray that you will have a change of mindset about work. Work is noble. Work is a gift. Work is an expression of our faithfulness to God. Let's serve. Let's serve the Lord with gladness. Let's serve the people around us with compassion. At kapatid, kung ikaw ay napapagod na paglilingkod sa iyong mga mahal sa buhay, napapagod ka na siguro katatrabaho para sa kumpanya, napapagod ka na sa maraming bagay. Kapatid, hindi naman kinakailangan mapagod ka ng husto. Kailangan mo lang mapuno ng pagmamahal ng Panginoon. Kailangan mo lang tanggapin ang paglilingkod ni Jesus sa iyong buhay. At pwede yan kung tatanggapin mo si Jesus sa iyong puso at hahayaan mo siyang maghari sa iyong buhay. Kung nais mo na tanggapin si Jesus, sumunod ka lang sa panalangin na ito. Panginoong Jesus, salamat sa pag-ibig mo sa akin na binigay mo ang iyong sarili sa krus upang bayaran ang aking kasalanan.
Nagsisisi po ako sa aking mga pagkakamali at pagkakasala. Pumasok ka sa aking puso, ikaw na ang aking tagapagligtas at Panginoon. Baguhin mo po ako, Panginoon, para maging kamukha mo. Salamat po, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay. So, nais kong ipanalangin po about isa sa atin. Panginoong Jesus, kami po'y lumalapit sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na baguhin mo ang aming puso. Baguhin mo ang pananaw namin tungkol sa paglilingkod. Na ang paglilingkod ay hindi trabaho ng mga alipin at hindi trabaho ng mga katulong. Ang paglilingkod ay pagkatawag mo sa amin. It's our calling. We are called to serve. We have been created to serve. We are gifted to serve. We have been called to serve. And we are served to serve. Panginoon, nawa sa buong linggo na ito, gamitin mo kami na magpagaang ng buhay ng mga kasambahay namin. Gamitin mo kami, Lord, na magpaigi ng buhay ng mga kapitbahay namin. Gamitin mo kami, Panginoon, na makapaglingkod sa mga tao sa aming paligid, mga taong ilalapit mo sa amin sa buong linggo na ito. At sa pamamagitan nawa nito, makakilala ka nila at maging pagkakataon nito upang tanggapin ka nila sa kanilang puso bilang tagapagligtas. Lord, thank you. Help us to be more like you. Help us to serve like you. In Jesus' name, amen and amen. And let's have some time to reflect on today's message. No, sagutin niyo lamang pong ilang tanong na ito. When was the last time you genuinely served your family or loved ones? Kailan yung huling pagkakataon na talagang buong puso mong pinaglingkuran yung pamilya mo at mahal mo sa buhay? Then pangalawa, how will you serve them today? Today, ha, ngayong araw na to. At bukas na rin. Panghuli, what act of random kindness will you do this week for other people? Pwede bang magplano ka? Anong pwede mong gawin, no, sa mga taong makakasalumuha mo sa buong linggo na ito? Siguro, pag lalabas ka, nakasakay ka sa auto, magdala ka ng sandwich, magdala ka ng extra sa mga makikita mong naglilimos o mga taong nangangailangan, pwede mong abutan ng sandwich, di ba? Maraming pwedeng gawin. Yung mga naglinis ng kotse mo, dagdagan mo naman yung tip. Yung nag-waiter sa iyo, dagdagan mo rin ng tip. Kung may makita kang estudyante, bigyan mo ng konting allowance, love gift. Let's do some acts of random kindness. And that this will create a ripple effect so that they too will be able to do some acts of kindness to other people as well. Punuin natin ang ating paligid ng mga kabutihan at kagandahan. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. God bless you.